na ulit kung ating gagawin na kami sa santol. Tapos natin siyang balatan, iwala yung buto at huwahiwain. Kaya atin na siyang pinatuloan. Ngayon naman, babadlawan natin siya para lumamig. Tapos ipigain natin siya para maalis yung asin. Ibigin natin ito ng dalawang beses. Ang susunod na pamamaraang gagawin natin ngayon ay magpapainit tayo, magpapakulo ng tubig. Pag kumukulo na, pa natin ilagay yung isa't kalahating tasa, mga isa't kalahating tasang brown sugar. Sa ating mga ganito karaming binigang santol. So, lutuin natin muna yung sugar hanggang sa lumapot. Bigyan ulit natin ng anis, pampabango. Ayan, ng isang kutsara. Saka natin haluan ulit ng ating lemon scent. Ayan. Pag medyo malapot na, pwede na natin ihalo itong ating tinigang santol. Haluin natin para mayharong mabuti yung tamis.
kung sa tingin nyo kulang yung asukal na ilagay natin, pwede natin isang dagdagan. Ito na po yung ating yung tamis na santol. Itawin na po natin yung apoy. Itawin natin sa ito na lumabig. Durog po dahil pinigyan natin sa maraming durog-durog. Palamigin muna natin bago natin ilagay sa lalagyan at ipasok sa ref. Ito na po yung ating nilutong santol yam. Lagay ko na sa tupperware para ipasok muna natin sa ref.